Isang ginang ang ibinenta ng kanyang asawa sa Yakuza para maging pambayad nito sa pagkatalo sa sugal. May magandang bukas pa kaya ang nag-aabang sa kanya? Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi mapakali si Tanya sa kanyang kinatatayuan. Panay ang tingin niya sa bintana at mariing binabantayan ng kasada para sa pagdating ng kanyang asawang si Roy. Malapit nang maghating gabi at tila natataranta na siya dahil sa maaring sapitin mula sa kamay ng asawa kapag nanghingi na naman siya dito ng pera. Isa itong construction worker at nakagawian na nito ang uminom at maglasing bago tuluyang umuwi sa kanilang inuupahang bahay. Pero imbis na magtago sa silid at huwag magpakita sa asawa dahil siguradong pasana naman ang aabutin niya dito, ay mas minabuting kausapin nito ni Tanya. Naubos na kasi ang bigas at dilatang pinamili nito noong isang linggo at wala na siyang makakain kinabukasan. Maya-maya pa nga ay nakita na niya naglalakad ang asawa. Pagewang-gewang ito sa may kasada at napagpasyahan ni Tanya na sunduin ito ng may isang metro na lang ang layo mula sa kanilang pintuan. Anong ginagawa mo dito sa labas? Gabi na ah, pumasok ka nga doon at ipagtimpla mo ko ng kape? Bungad ni Roy kay Tanya. Dali-dali namang nagtungo sa kusina si Tanya at doon nagtimpla ng kape. Ito na ang kape mo. Roy, pwede bang makahingi ng 200 piso? Naubos na kasi ang bigas at ang nanginginig na sambit ni Tanya sa asawa. Pweh, ano bang klaseng kape ito, Tanya? Kung hindi ka ba naman punong-puno ng kabubuhan. O eto, inumin mo ang kaping mas malamig pa sa bangkay. Mapait na sambit ni Roy habang ibinuhos ang kape sa ulo ni Tanya at sabay ibinalibag sa sahig ang baso dahil sa galit at inis sa asawa. At ano? Hihingi ka na naman ng pera? O eto ang 200, isaksak mo dyan sa pagmumukha mo, sabay tapon sa eri ng 200 piso. Tumutulo na ang mga luha ni Tanya sa mga oras na iyon. Pero naglakas loob pa rin siyang sumagot kahit na alam na niya ang kasunod kapag nagsalita pa siya. Eh kung pinapayagan mo na kasi ako mamasukan bilang labandera dyan kila sir. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Tanya, ay isang malakas na suntok na ang dumapo sa kanyang mukha. Sa tingin mo may tatanggap sa'yo sa kabubuhan mo? Umalis ka na nga sa harap ko at baka hindi na kita. Naku! Nakakairita talaga ang pagmumukha mo, Tanya. Dali-dali namang umalis si Tanya sa paningin ng mister at sumuksok sa sulok kung saan hindi siya nito makikita. Panay na ang tulo ng mga luha noon ni Tanya dahil sa bukod sa sakit na nadarama ay batid nitong narinig lahat ng mga chismosang kapitbahay ang pangyayaring iyon at bukas ay siguradong manliliit na naman siya sa paningin ng mga ito. Pero kahit na anong hirap ang dinadanas ni Tanya mula sa malupit nitong asawa ay hindi pa rin ito magawang iwan ito. Umaasa pa rin kasi siya na darating ang araw na babalik din ito sa dating magandang pakikitungo nito sa kanya noong sila ay magkasintahan pa lamang at hindi pa ikinakasal. At umaasa siyang balang araw ay magiging maayos din ang lahat at muli siyang mamahalin ng asawa at ituturing na reyna. Pero lingid sa kanyang kaalaman na tila malayo na mangyari yon at hanggang sa panaginip na lamang magaganap ang kanyang kahilingan. Hindi lang pala pagiinom at pagsusugal ang ginagawa ng kanyang asawa. Dahil isang araw, inahuli niya itong nag-uwi pa ng babae mismo sa kanilang tinitirahan. Huling-huli niya sa akto ang mga ginagawa nitong kabalbalan at dahil sa galit ni Tanya ay patakbo niyang sinugod ang dalawa at kinaladkad papalabas ang babaeng kasama sa kama na kanyang mister. Pero imbis na kampihan ni Roy si Tanya at pakalmahin nito, ay mas binigyan pa nito ng pabor ang babaeng kalandian nito at isang malakas na sampal ang natanggap ni Tanya mula kay Roy. Ano ba, Tanya? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Huwag ka nga mag-iskandalo at gumawa ng eksena, ha? Sambit nito at saka pinagbihis na ang kabit at inahatid sa may pinto. Sobrang sakit at hinanakit na ang nararamdaman noon ni Tanya. Hindi niya lubos maisip na aabot sa ganitong sitwasyon ang relasyon nilang mag-asawa. At bakit siya na ang asawang pinagtaksilan ay siya pa ang naging mukhang masama dahil sa sinaktan niya ang kabit nito. Lumong-lumo si Tanya at panay-iyak nito sa sulok ng kanilang silid na siyang pagpasok naman na kanyang mister at hinaplos-haplos ang ulo niya. Saka siya niyakap nito.
Kanina lang ay galit na galit ito, ngunit bakit bigla ito nagbago ng pakikitungo sa kanya at tila isang maamong tupa? Ikaw naman kasi, Tanya eh, bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Huwag ka na magalit ha, pasensya ka na, hindi ko na uulitin. Sambit ni Roy kay Tanya at mukhang tanga naman si Tanya. Nabiglang nakalimutan na ang pambababae ng kanyang asawa at agad pinatawa dito. Lingid sa kaalaman ni Tanya ni hindi pa rin magbabago ang kanyang asawa at mas lalo pang lumala ang pagiinom, pagsusugal at pambababae nito. At sa tuwing uuwi itong lasing sa kanila, ay puro pasa ang inaabot niya mula sa salbahing mister. Roy, parang awa mo na, hindi ko na kayang ginagawa mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo at palagi mo na lang akong sinasaktan? Pagmamakaawa ni Tanya kay Roy. Hindi mo alam? Isa kang malas! Isa kang malas na babae! Dahil mula noong naging asawa kita, ay puro kamalasan ang inabot ko sa buhay ko. Kaya dapat lang sa'yo yan. Hindi ko nga alam sa'yo kung hanggang saan naabot ang kabubuhan mo. Bakit kasi hindi ka nalang lumayas sa buhay ko? Sigaw ni Roy kay Tanya na siyang ikinagulantang ng babae. Dahil noon niya lang napagtanto na ganoon kamuhi sa kanya ang kanyang asawa. At sa mga oras na iyon ay tila natauhan naman si Tanya at tuluyan ang naglaho ang pag-asa niyang muli pang manunumbalik ang asawa sa maayos na pakikitungo nito sa kanya. Kinabukasan, malaking pera naman ang naipatalo ni Roy mula sa suking kasino at sinabi sa kanya na yukusang may-ari nito na gusto nitong kunin ang asawa niya bilang pambayad sa kanyang pagkatalo. Tila nawala naman ang tinig sa lalamunan si Roy at naalis ang lubos na pagkatakot niya na maaari siyang patayin ang may-ari dahil sa wala siyang pambayad sa kanyang utang. At natuwa pa nga si Roy dahil nalaman niyang babayaran pa siya nito ng 100,000 piso kapalit sa pagpayag niya. Ayos to, mawawala na sa buhay ko ang malas, ay magkakapera pa ako. Siguro ay gagawin niyang alipin si Tanya. Tama lang yun sa babaeng yon, tutal wala naman siyang pakinabang sa akin. Natatawang wika ni Roy sa kanyang sarili. Nang makipagkita kay Roy ang mayamang Hapon, ay agad niyang pinirmahan ang kasunduan nila at ibinenta ang asawa sa halagang 100,000 piso. Agad naman itong nalaman ni Tanya at matinding galit ang naramdaman niya para sa asawa. Naisumpa niya ito sa tindi ng pagkamuhi niya para dito. Lubos ang paninisi niya sa sarili dahil sa tinagal-tagal ng pagtitiis niya sa asawa ay kung bakit hindi niya ito nagawang iwan noon pa. Walang iya ka, Roy! Isa kang demonyo! Kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ginawa mo! At siya na ang bahala sa'yo. Umiiyak na sambit ni Tanya sa asawa bago ito'y sakay ng mga kalalakihang nakasuot ng uniforming itim at mukhang mga gangster. Naku, Tanya, napakarami mo pang sinasabi. Sumama ka na lang sa Hapon na yan dahil bayad ka na. At itigil mo na nga yung kadramahan mo, ha? Dahil hindi na magbabago pa ang isip ko sa kakaiyak mo dyan. Wika ni Roy at tuluyan ang kinaladkad at isinakay ng mga lalaki si Tanya sa kulay itim na van. Nang makarating si Tanya sa bahay nang tinutuloyan ng Hapon, ay wala siyang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Sobra ang takot niya dahil alam niya ang ginagawa ng mga yakuza sa babaeng katulad niya. Base na rin sa mga nababalitaan at napapanood niya sa telebisyon. Ako nang may-ari sa'yo, Tanya. Nagulat si Tanya sa baritonong boses na narinig niya nang ibungad nito ang isang matipuno at gwapong lalaki. Taliwas iyon sa nai-imagine niyang lalaking mataba na may pangit na mukha. Ay, oo nga pala, sumo wrestler nga pala iyon. Ang yakuza ay yung mga gangster na maraming tato sa katawan. Pagbibiro ni Tanya sa sarili sa kabila ng nararamdaman nitong matinding takot sa mga oras na iyon. Pero mas nagulat siya dahil marunong itong magsalita ng wikang Tagalog. Pero sa kabila ng lahat ay nanginginig pa rin siya sa takot sa maaaring mangyari sa kanya anumang oras. Pilit na sumisiksik sa utak niya na baka bukas lamang ay laman na siya ng balita dahil isang malamig na bangkay na ang kanyang kahihinatnan. Parang awa niyo na ho. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyong gawin sa akin pero sana naman po maawa po kayo. Hindi pa ba sapat ang sakit ng katawan na inabot ko sa demonyo kong asawa? Hindi naman po ako hayop para bilhin niyo.
sambit ni Tanya sa pagitan ng pag-iyak. Ewan ko ba dyan sa asawa mo, Tanya, at 100,000 lang ang halaga mo para sa kanya. Handa akong magbayad kahit na magkano kapalit ng kalayaan mo mula sa kanya. Sa puntong iyon, ay napatigil bigla sa pag-iyak si Tanya at muli niyang inunawa ang mga salitang binatawan ng mayamang Hapon. Dahan-dahan siyang napatayo at dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Hindi mo ba ako nakikilala, Tanya? Ako ito, si Jiro, yung kababata mo noong nasa grade 6 pa lamang tayo. Wika ng lalaki kay Tanya. Pilit na inaaninag ni Tanya ang mukha ng lalaking kausap at agad naman niyang naalala ang nakaraan, isa itong tagpo sa kanyang buhay na hinding-hindi niya malilimutan. Grade 6 siya noon nang may isang batang lalaki ang lumipat sa kanilang paaralan. Sikat ang mga Japayuki sa kanilang lugar at naging tampulan ng tukso si Jiro dahil sa itsura nitong mukhang Hapon. Palagi siyang pinipintasan ng mga bata na kesyo raw, putok sa buho at anak ng isang babaeng bayaran. At kahit na hindi ito ka-eskwela ni Tanya, ay palagi naman niya itong pinagtatanggol dahil sa kilos nitong lalaki at palaging palaban. Pero nang makagraduate sila ng elementarya, ay wala na siyang naging balita dito. Lihim pa lang, nagkagusto noon sa kanya si Jiro at sa murang edad ay nahulog ang loob nito kay Tanya. Mula noon ay hindi na nito makalimutan ang dalagita. Kahit na nang umalis ito at sumama sa tatay nito sa Japan, ay tanging si Tanya lang ang nasa puso nito. Mula sa isang matagal na kaibigan, ay nabalitaan naman ni Jiro ang malagim na sinapit ni Tanya sa lalaking na pangasawa nito. Kung kaya naman, gumawa ka agad ito ng paraan para maisalba ito mula sa kinasasadlakan. At alam niya sa kanyang sarili na ito pa rin ang babaeng nagpapatibok ng puso niya hanggang sa mga oras na iyon. Kung saan-saan kita hinanap, Tanya, itinatago ka lamang pala ng iyong asawa sa bahay niyo. At dahil alam ko namang hindi ka basta-basta ibibigay sa akin ng asawa mo, kaya gumawa ako ng paraan. At huwag kang mag-alala dahil nakaganti ka na sa kababuyang ginawa sa iyo ng asawa mo. Dahil tinitiyak ko na nasa kulungan na siya sa mga oras na ito. Ang perang pinambili ko sa iyo ang mismo magiging ebidensya nila. Sambit ni Jiro kay Tanya. Muli na namang humagulhol si Tanya. Hindi siya makapiniwala sa lahat na nangyayari. Ang buo talaga niyang akala ay magiging chap-chap lady na siya kinabukasan. O tahan na, Tanya. Huwag ka na mag-alala dahil nandito lang ako. Handa kitang tulungan. Dagdag naman ni Jiro kay Tanya. Sa tulong ni Jiro at sa testimonya ni Tanya ay nahatulan si Roy ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit isang taon pa lamang ito sa kulungan ay agad naman itong namatay dahil sa pambubugbog ng mga kapwa nito bilanggo at atake sa puso. Agad namang nahulog ang loob ni Tanya kay Jiro dahil sa maayos na pakikisama nito sa kanya. Kalaunan ay napapayag na rin ni Jiro na magpakasal sa kanya ang babae at naging masaya ang kanilang pagsasama. Wala sa hinagap ni Tanya na mararanasan niya pa ang kaligayahan. Munti ka na siyang hindi maniwala sa salitang pag-ibig. Pero hindi niya inaasahang muli siyang magmamahal sa katauhan ng dating kababata. Minahal siya ng gusto ni Jiro at ibinigay ang kalingang kailanman ay hindi niya naranasan mula kay Roy. At sa kabilang banda, pinagpapasalamat siya sa mapait na nakaraang sinapit niya sa dating asawa. Dahil ito ang naging daan para muli silang magkita ni Jiro at maranasan ang walang hanggang kasiyahan.